What's up mga ka-jammers? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong ka-jammers na si Edwin. At welcome po dito sa ka-jammers vlog, ang istorya ng isang jamsa owner dito sa Pilipinas. In today's video, mga kajers, magandang hapon sa inyo sa mga empanyo mundo. Ang araw ngayon ay Sunday, 6:40 na ng hapon, mga kajers. Maulang hapon sa inyo dahil may bagyo tayo ngayon, mga kajers. So, dito sa video to, mga kajers, magpa-price update tayo ng presyo ng Metal San Tatso doon sa akin nirerektahan dahil nung nakarang araw pa, sunod-sunod yung kanilang mga pag-aabiso sa akin na pagbaba at pagkataas, mga kajers, no? Pero itong nakaraan, sunod-sunod yung pagkataas nila ng tanso, mga kajers. So isi-share ko yan sa inyo dito sa video nito. So lahat ng mga babangkit ng presyo, isi-share ko sa inyo ay gawin yung langyang guide, pagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga pinagbibentahan. So dahil iba-iba rin po kami ng mga pinagdadala. Sa mga bago na nanonood dito sa akin channel, gusto magkaroon ng junk shop, gawin nyo lang itong guide kung paano kumita ang isang junk shop, paano kumita ang mga junk shop owner. So, pumunta tayo sa ibang junk shop kasi yung mga babanggitin ko rito, pagkumpara nyo doon, kung doon yung malalaman kung magkano ang kinikita ng isang junk shop, mga junks, no? So, merong mababang mamili, merong mataas. Ibig sabihin nun, yung iba, direct tayo yung iba, nagpapasa lang sa mga malalaking junk shop, no? So, pagkumpara nyo lang yan, gawin nyo lang itong guide, itong video na mga napapanood nyo dito sa aking YouTube channel. So, sa mga hindi po nakilala, ako po ang inyong ka-junks na si Erwin. So ayun, simulan na natin. Huwag na natin yung patagalin. Hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Lista nyo na yan. So ito mga ka-jams, addition na ito sa akin ay noong May 26, mga ka-jams, no? So yun. So simulan natin ito ang ating price update sa mga metal. So simulan natin yan sa presyo ng aluminum jealousy. Ang presyo ng aluminum jealousy doon sa akin rektahan, sa rektahan ngayon, ang aluminum jealousy mga ka-jams ay umaabot na sa 112 pesos. Per kilo, mga ka-jammers. At sinusundan niya nung aluminum rim, yung tinatawag na mugs. Ang presyo ng aluminum rim doon sa akin direkta ay 110 pesos na, mga ka-jammers, per kilo. Sumapangatlo dyan yung aluminum hard o solid na tinatawag. Ang presyo niyan doon sa akin direkta ay 106 pesos, mga ka-jammers, per kilo. So, siyempre kung meron solid o hard, meron tinatawag niya aluminum light. Ang presyo ng aluminum light doon sa akin direkta ay 100 po na po, mga ka-jammers, per kilo. So, napakataas na ng mga presyo ng aluminum. So, tuloy-tuloy po tayo, mga ka-jammers, no? So, punta na tayo sa aluminum spam. Ito yung mga lalagyanan ng mga meatloaf, no? Yung mga spam na kulay gold or kulay silver, no? So, pabanggitin ko yung aluminum spam. Ang presyo ng aluminum spam doon sa ating direktahan ay 97 pesos na, mga ka-jammers, per kilo. At syempre, yung panglima, Fanta o tinatawag na Alkan, mga soft drinks. Presyo niyan doon sa ating direktahan ay 92 pesos na, mga ka-jams, per kilo. So, mga taas na yan. Pupunta na tayo sa aluminum condenser. Ito condenser na ito, yung mga aluminum na makikita nyo sa mga sasakyan, yung mga aircon, mga evaporator na aluminum lang siya. At presyo ng aluminum condenser doon sa ating rentahan ay 90 pesos na, mga ka-jams, per kilo. So, punta na tayo sa condenser tastas. Yung condenser tastas na ito, ay itong condenser na ito, galing ito sa mga aircon split type o window type na aircon, yung mga ay may mga halong tanso. Yan, mga ka-jams, no? So, ibabanggitin ko yung pinagtasasan yung pinaka-aluminum niya. Ang presyo ng aluminum tastas doon sa ating direktahan ay 90 pesos na, mga ka-jams, per kilo. So, punta na tayo sa aluminum kaldero. Kasama na dyan, mga ka-jams, yung kawali. Ang presyo niyan doon sa aluminum kaldero na yan, mga ka-jams, ay 87 pesos na, mga ka-jams, per kilo. So, punta na tayo sa stainless. Yung tinatanggap ng babanggitin ko doon sa ating direktahan ay stainless good lang, hindi ko alam kung paano sila ang pamimili kasi nila ng mga dyan, ginagrinder nila yon, tapos tinitignan nila yung spark ng apoy, so doon lang sila bumabase, hindi na nila inano kung 402 kung ganyan, kasi maraming klase yan, umaabot na isang gang klase yan kung aanihin nyo sa klase ng stainless, no? So ang presyo ng stainless good
Doon sa akin na direct lang ay 64 pesos per kilo. So yung aluminum zinc, ito yung mga magagaan na mapipili na aluminum na magagaan. Yun nga, sa presyo ng aluminum zinc doon sa ating rektan ay 102 na mga kadyanges per kilo. So sinusundan yan mga kadyanges nung condenser na buo. Ito condenser na buo na binabanggit ko ngayon ay yung sa mga aircon at split type na aircon, no? So yan mga aircon is mga condenser na yan yung may mga laman na tansuyan sa loob, yung nabanggit ko nga kanina. So ang presyo niyan kung pwede naman hindi na tastasin, meron naman presyo yan kung condenser buo. So pero mas mura ang condenser buo. Ang presyo ng condenser buo doon sa ating rektan ay 260 na mga kadyanges per kilo. So mataas pa rin to, pero syempre mas maganda tastasin nyo na lang para mas mag-high grade yung price. No? So punta na tayo sa radiator. So sa radiator naman mga kadyanges, merong dalawang klase ng radiator. Merong gawa sa aluminum, merong gawa sa tanso at dilaw. So ibabanggitin ko yung gawa sa tanso at dilaw, yung mabibigat na klase ng radiator. So ang presyo ng tanso at tanso, so ang presyo ng radiator doon sa ating rektan ay 310 na mga kadyanges per kilo. So napakataas to. Pagbibenta kanya, bago nyo dalhin doon, tanggalin nyo yung mga bakal na nakapalibot sa kanya mga kadyanges. So punta na tayo sa tanso na dilaw, tinatawag na brass. Ang presyo ng dalawa dati ang brass, isang brass, isang tansong dilaw, may tinatawag sila na tawag dito, basta kalimutan ko na. So ngayon kinukuha na lang nila yun sa tansong dilaw, kasi dati dalawang klase yan, dati mas mataas yung nakalimutan ko. So yung brass na dilaw mas mababa yan. So ngayon mas mababa na yung tawag dito, basta kalimutan ko eh. So ayun, pagpasensya na lang ako. Babanggitin ko yung tansong dilaw. Presyo ng tansong dilaw doon sa atin, 314. Sino kayo maniniwala? So, pero tuloy-tuloy tayo. So punta na tayo mga kadyanges sa presyo ng tanso. Pero bago kubanggitin yung presyo ng bago ng tanso ngayon, kasi sunod-sunod ngayon kung ibigay nila, ako naman hindi ko na agad may ibigay sa inyo. So ngayon, sishare ko muna yung nakaraang presyo nila na in-update sa akin noong May 23. So yung presyo ng tansong pulasi, para may idea lang kayo, so yung presyo ng tansong pulasi ay 535 pa noong May 23. So yung pula B, meron ng presyo ng 563. At yung pula A na tumataginting ng 570. So hindi po nakakaalam, yan po ang pinakamataas na high na presyo mula nung gadyang shop po kami. At hindi po nakakaalam, second generation na nga po ako ng pag-gadyang shop. So nahintulang yung pag-gadyang shop ko dahil nagkaroon problema nga doon sa nire-renew namin permit, dahil nga nagka-problema nga din doon dahil nagbago nga yung administration dito. So kwento yun yan, baka sino pa makapanood nito. No, so problema ko yun, huwag nyo na aginuhan. So yun, yun ang mga presyo nung nakaraang May 23. So ngayon, sishare ko sa inyo yung presyo ng tanso. Latest update ko, kagahapon lang mga kadyanges, no? So May 25. So simulan natin yan sa tansong pula klase. Ang presyo ng tansong pula klase ngayon ay bumaba na sa 529 pesos ng mga kadyanges per kilo. At yung pula class B ay bumaba na rin mga kadyang sa halagang 557 pesos per kilo. Siyempre yung pula A na nagaling sa 570, lumagpak na yan. Galing yan sa 560. So ngayon tumaas siya ng konti ng 564 pesos na siya mga kadyang per kilo. So muli, yung mga nabanggit kong presyo, gawin nyo lang yung guide at pagkumpara nyo lang yan doon sa mga binibenta nyo malaking dyang shop o sa mga exporter, kasi iba-iba rin sila magbigay ng presyo sa inyong pamimili. Sa kabilang pamimili, kasi nga depende yan sa malaking junk shop. Kung malaki sila mag-volume magbigay, mas matataasan pa nila kahit piso, magdadagdag sila. Ganun ang mga exporter o yung mga malaking junk shop. So syempre, sa mga bago at nagsisimula pa lang, para may inspired lang kayo, kung gusto nyo magtayo ng ibang negosyo, tulad ng pagka-junk shop, pwede nyo subukan sa maliliit na bagay. Magsimula kayo sa pamimili ng mga bakal, tanso, yan. At huwag muna kayo mamili ng plastic, dahil nung namili kami ng plastic, nag-volume nga kami, doon kami nasilip ng aming mga kapibahay na wala na sila madana. So yun, so, sa mga hindi ko lang alam, dati po ang John Shop owner na nahihinto lang muna. So ngayon nag-joyride nga ako, kung maguguluhan kayo, napapanood sa mga video ko.
So, lilipas din yan. Magkadyang siya pa rin ako matapos lang aming problema dito. So, yun. Muli, ako po ang inyong kadyangis na si Erwin. Sana may natutunan po kayo sa ginawa kong video. So, see you on my next vlog. At bago nga pala yan, kung nagustuhan niyo ating video for today, pakilike naman. Kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video. So, muli, maraming salamat po sa inyo. Pagsusubaybay sa aking YouTube channel at maraming salamat din sa mga junk shop at sa mga kumpanya na minimessage pa rin ako, nag-aabiso pa rin sa akin kahit na hindi na po ako masyado nakapag-deliver sa kanila dahil nga nawalan po ako ng tao, pinalis ko lang yung tao namin, no? So nag-aalap pa rin yung misis ko ng makasama ko sa pag-deliver, so hanggang wala pa yan, nag-aantay pa kami, nag-aantay pa misis ko, so mabakbak muna tayo ng pag-video rate at saludo ko sa mga bumabakbak ng Joyride at kahit anong platform ng AMC Taxi dahil naging bahagi ako ng pamumuhay niya yan. So muli, sa mga inspirasyon na binibigay ko sa inyo, sa mga gusto mag-junk shop, subuhan ninyo yung experience ko. So mabuhay po lahat ng junk shop owner at mabuhay po ang AMC Taxi dito sa Pilipinas at yung mga mabuhay po kayo. So muli, ako ang inyong adjust na si Erwin, kita-kita tayo sa sunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga adjust, peace out. Boom, yo.